Good morning and welcome back to CrypTrade. So today, mag-update tayo kay Bitcoin. Okay, so i-review lang natin yung mga previous update natin. Open natin yung 4 hours time frame. So, nung December or nung January 3, no, nag-advise na ako sa inyo na pwede kayong bumili ng Bitcoin partially kasi possible na mag-pump ito. Okay, kasi ito nga dito binamonitor natin na kapag na-breakout itong resistance, okay, kapag na-breakout itong resistance natin dito at nag-flip yung market, so pwede na kayong bumili ng Bitcoin dito. So partially, nagpabili tayo dito, no? So bumili kayo ng Bitcoin. I hope bumili kayo. Kasi ang target natin, na mag, target price natin talaga ito, 18K hanggang itong 18.2 hanggang 18.3 hanggang 18.7. So na-reach yan. Ngayon, nakita natin to, nag-breakout yung resistance natin, yung trendline resistance natin. So, sabi ko rin sa inyo, pag nag-breakout yan, ay ang next target natin itong level na to. So, i-adjust natin, 21.7 yun eh. So, nandito, ang bilis ng pacing ni BTC. So, baka abutin itong 22,300. Yan, nandito sa part na yun. So, ito yung next target natin. So, malapit na baka ma-reach ito. Itong level na to, ito yung major resistance. So, tilipin na natin sa for, one-day time frame. Ayan. So, ito yung major resistance natin. Okay, kung makikita ninyo. So, I hope na bumili kayo dito, no? Kasi nag-hold talaga yung price ni Bitcoin dito, eh. Nung January. So, possible mag-pump siya. So, nag-pump nga. So, marireach na natin itong 22,300. Ito na yung next target natin. So, pag na-reach natin to, i-breakout ba kagad yan? So, hindi na makagad i-breakout yan. Possible mag-create yan ng pullback. Okay, pag na-reach natin yan. So, ito yung next possible scenario na mangyari after nya ma-reach yan. Around dito, hindi natin matatap, kung saan tatapat eh. Around 220, yan. Diyan sa level na yan, or 200, at 22,200 to 22,000. Pwede na yon. So, at least makaset kayo dyan or makatag-take profit. So, ngayon, dito yung set natin. Dito yung set natin ng short position. Kasi possible, ito yung scenario na pinakita natin. No? Na possible na ito yung sumunod na mangyari. After natin ma-reach itong 22,200 to 22,000. So, dito lang yan nag-range. Basta dito sa trendline resistance natin. Pag na-reach natin yan. So, ano yung susunod na mangyayari kay BTC? Once na-reach natin ito, okay, ito na yung next prediction natin. Gaya na sinabi ko sa inyo, meron tayong binabantayan na possible i-create pa lang ni Bitcoin. Okay? So, ngayon, as of now, double tap to eh. Ito yan, itong dalawang yan. Ito, tapos ito. So, baka tahakin niya ito at i-breakout niya ng konti. At i-reach itong trendline resistance natin. O kung mag-hold siya dito, okay, kung mag-hold siya, ganito kasi possible scenario kung magtagal si BTC dito, no? Kung magtagal at mag-hold dito, so baka dito siya tumama. Okay, baka dito tumama. So ito yung mga scenario natin na possible bantayan. Kasi double tap. So, tignan natin kung i-breakout niya pa ba ito. Itatahakin natin itong taas. Or dito siya sa 21,266. So, basta na dito lang sa range na yan. Then, after nyon, once na tumaan itong trendline resistance, magdadump to si Bitcoin. Okay, so delete muna natin to. So, ito yung sunod na scenario na pwede mangyari kay Bitcoin. Ayan. Once na na-reach natin yung trendline resistance, so possible bumagsak siya. So, ano yung target natin? Ito yung unang, medyo malalim to, yung 18,000. Ito yung target natin. Okay, ito yung una. So, pag na-reach natin yan, possible mag-reverse. Kasi mag-create siya ng head and shoulder pattern, kagaya ng sinabi ko sa inyo. So, pakita ko sa inyo. Creating siya ng pattern. Bullish head and shoulder pattern yung nakikreate natin. So, pwede siyang ganito yung mangyari. Yan. Ito yung head. Tapos ito. Tapos mag-reach siya na isa pang shoulder dito. Right shoulder. Then, after nyan, dumon na to. So, ibabaguhin natin itong trendline resistance. So, possible mag-create siya ng panibagong pattern dito. After nito mag-dump.
So, hindi pa natin alam kung hanggang saan yung pullback na ito, pero ito yung prediction natin, itong level na to, yan. So, nandito lang yung sa part na yan. So, nandito lang yung pullback natin kay BTC. So, dito sa part na yan. Itong dalawa. So, bantayan natin itong dalawa na possible, yan, 18.6 to 18.5 siguro, hanggang 18.1. Okay, so itong level na yan, yung babantayan natin kay Bitcoin. So, itong level na to. So, magpo-pullback to si BTC, hindi pa na makagad to lilipad. Tandaan nyo, hindi nagpa-pump si Bitcoin nang walang sign, okay, sa daily time frame nang hindi kita yung ano, yung sign of reversal. So, once na na-reach natin to or na-create itong head and shoulder pattern, bullish, okay, mga around February siguro to, ano, makreate siguro. Sana mabilis na mabuo. Then, ang next target natin kapag na-create yan, ito ng ano, 34,000. So, 34,000 na kagad tayo. 28 to 34,000 yung next target natin. Once na naging clear itong head and shoulder pattern dito. Okay? So, as of now, hindi pa siya buo. Okay? Ano pa siya? Creating pa lang. So, ngayon, babantayan natin yan. Okay? So, observe lang natin kung maano. However, ang magiging bearish scenario na lang dito, kung ma-breakout natin itong 18,100 to 18,000, okay, nag-below tayo dito, okay, kapag nag-below tayo, so possible, magano tayo, possible, hindi mabuo itong head and shoulder pattern natin na bullish. So, ibig sabihin, magka-create tayo ng invalidation or mag-i-invalid itong pattern na iniisip natin na possible mabuo ni Bitcoin. Okay? So, tandaan nyo, ang key level natin ngayon para sa bearish bear market, itong level na to. Okay, so ngayon, papasok na tayo sa bull market. Ongoing na tayo sa bull market. Hanggang 34 lang yung pump natin. Ha? Hanggang 34 lang yan. Kasi hindi pa nariretest itong ano. Hindi pa to nariretest yung previous support natin. Itong level na to. Hindi pa nariretest yan. So, kaya possible hanggang dito yung pump niyan. Hanggang dyan lang yan. Hindi aabutin itong ano. 64, 68. Kasi pagdating dito, baka next year pa, balikan yung ano. Okay, so tingnan natin. Hindi pa natin alam kung ano yung possible scenario. So, ngayon, ito lang muna. Okay, saka na natin tingnan yung long-term view. So, ito muna yung pag-focusan kay Bitcoin. Okay, once na nag-confirm ito, naging clear, so, i-ready nyo na yung mga altcoin na pwede nyong bilhin kasi sasabay lahat yun sa pag-pump. Once na nag-confirm itong reversal pattern natin dito kay Bitcoin. So, I hope by February to, no? By February, kasi may makipot na to eh. By February and March, yan, mag-start yung pump. March, April, May, June, July, yan, baka mag-pump yan hanggang dito. Okay, 34 yung target natin kapag nag-clear itong ano natin. Yung binabantay ang bullish scenario. Okay, so good luck and God bless sa inyong lahat.